Noong nakarang araw ay lumabas ang isang video ni Jusuf Nurkic na tinapon nito ang phone ng isang fan na parang napagtripan lang niya. Maikli lang kasi yung video na yon at nakapokus lang sa ginawa niya. Ngayon naglabas ng report na pinagmulta ng NBA committee si Nurkic ng $40,000 dahil sa nangyaring insidente. Nangyari kasi yon sa laban ng Blazers at Indiana Pacers kung saan niya natalo pa ang Portland. Home court din yun ng Indiana na posibleng connected sa trash talk. Pero ayon sa report, yung fan na involved doon ay binastos talaga ng matindi si Nurkic. Sinabihan kasi si Nurkic ng fan na yun na trash yung nanay niya tapos medyo under the belt pa yung sinabing isa na involved yung lola ni Nurkic na pumanaw na dahil sa COVID. Na kung ako yun, hindi lang cellphone yung itatapong ko, isasama ko din yung charger pero hindi ako yun, si Nurkic. Bago din yung insidente na yun, si Kevin Durant ay namagmulta din ng $25,000 na makasagutan naman niya ang isang fan. Dito naman kay Nurkic, mas malaki yung multa dahil naging physical yun. Kahit sabihin pa nating tinapon lang niya yung cellphone. Pero sabi nga sa statement ng NBA, ayaw nila yung ginawa ni Nurkic na magkakaroon ng physical incident na involve yung mga fans. Para naman sa countdown papasok ng playoffs, minagic ng Orlando ang Warriors. So parang pang Jari yung intro. Mula dito kay Wendell Carter Jr. na merong 19 points at Franz Wagner na merong 18 points. So sinubukan talaga makuha yun ng Golden State ng 4th quarter. Kaso nagkaroon nga ng 3 free throws itong si Franz Wagner sa 13 seconds tapos nakakuha pa ng isang slam dunk. Sa hinaba-haba ng game at sa dami ng highlights, sa free throws din pala matatapos. Sa last 2 games ng Warriors, naging critical talaga yung free throw sa last seconds. Si Jordan Poole merong 26 points, si Klay Thompson merong 15 points, at yung isa pala, sino bang pangalan nun, na si Wiggins ay naglaro pala to, merong palang 13 points. Ayon naman kay Steve Kerr at yung sinabi ko din naman last time tungkol nga dito kay Jason Tatum at dito kay DeMar DeRozan, ay kailangan ng Golden State para sa last push nila papasok ng playoffs ay maibalik talaga yung kanilang depensa na ginagawa nila nung umpisa ng season. Hindi pa rin kasi safe ngayon ang Golden State sa top 6 dahil 5 na lang ang lamang nila kontra Denver at Minnesota. Ang batang bata na hindi tatanda, puwera na lang kung magpalit siya ng last name na si Trae Young ay umaarangkada ngayon sa East at yung Atlanta Hawks. Top 10 sila ngayon na may chance pa sila sa number 6 position dahil yung Cubs at Bulls ay medyo nagkakaroon na pangit na laro sa last 10 games nila. Umiscore siya ng 45 para diretso panalo at kasama pa siya sa top 5 ngayon sa scoring. Sa last 10 games pa ni Trae Young, tatlong beses pa siya umiscore ng 45 or more points. Na may kasama yung 5 or more 3-point shot. Parang kanta lang ni Easy Meal, panalo, tatlong games yun. Ito rin ang career season ni Trae Young base sa kanyang stats. Dahil sa ginawa ni Trae Young na 45 points sa Madison Square Garden, lalong nagalit sa kanya yung mga fan ng Knicks. So hindi naman literal na galit, kumbaga public enemy number 1 na itong si Trae Young ngayon ng Knicks fans na nagsimula pa nung last playoffs. Sabi nga ni Trae Young, hindi niya naririnig yung mga sinasabi ng mga fans. At sa ibang mga videos pa nga dati na lumalabas, sinatawagan nilang F. Trae Young talaga siya kapag pumupunta siya ng New York kahit hindi yun basketball at ibang events. At sa huling balita naman bago ko tapusin ang episode na to dahil magbe-break time na, si Zion Williamson ay nag-post na nagdadunk siya. Kaso ang report nung nakaraan, hindi siya aabot ng regular season. So ano ba talaga Kuya Zion? Lalaro ka ba o lalaro ka lang? Nung nakarang araw lang kasi ay naglabas nga ng report na hindi na maglalaro si Zion ngayong season. So last time sinabi ko din about sa mga episode sa kanya na eligible na talaga siya sa contract extension. Baka kaya nag-post ng dunk dahil $1 million per dunk. At pwede kasing offeran talaga si Zion ng max contract. Pero depende yun sa Pelicans.